Kung tradisyon na para sa ibang politiko ang maghain sa unang araw ng pagbubukas ng filing ng Certificate of Candidacy, may mangilan-ngilan naman na pinili ang tinatawag na weekend COC filing ng Commission on Elections. October 2 ay nagsumite ng kanyang kandidatura si dating Santo Tomas Mayor John Sambo para muling subukan ang pagkaalkalde ng bayan. Nitong Linggo, October 3, naghain na ng kanyang kandidatura si re-election ni Sapalit Pampanga Mayor John Tetangco. Sa Tarlac naman, Linggo rin nag-file ng COC si Concepcion Mayor Andy Lacson para tumakbo bilang kongresista sa ikatlong distrito. Samantala, maging sa national position, may mga naghain din nitong weekends. October 2 na maghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador ang veteran broadcaster na si Rafi Tulfo. Para kay Tulfo, pagtutok sa karapatan ng mahihirap ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagtakbo. Sa kahit anong klaseng laban, palagi silang nadidihado. At mabilis na nalalampaso ang kanilang mga karapatan. Lalo na kapag mayayaman at makapangyarihan ang kanilang nababangga. Kaparehong araw rin na maghain ng COC para sa kanyang pagbabalik Senado si former Senator JV Ejercito. Matapos maipasa ang Universal Healthcare System Law, nais niya raw magbalik posisyon para sa pagpapaigting ng implementasyon nito, lalo na ngayong pandemya. Na healthcare system na ang bawat individual ay makikinabang at hindi na mahihirapan without a financial burden. Ikinagulat naman ng karamihan ang paghahain ni Senator Bongo ng COC para sa pagkabise-presidente, kasama ng longtime presidential aide si mismong Pangulong Duterte sa kanyang filing ng COC. Given that President Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's vice presidential candidate. October 3 naman na maghain ng COC sa pagkasenador ang Mindanaoan civic leader na si Samira Gutok. Nais din mag-comeback sa Senado ni dating Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nahaharap sa 183 million peso plunder case na may kinalaman sa pork barrel scam. Taong 2017 na makapagpiyansa si Estrada. Nagpaalala naman si PNP Chief Guillermo Eleazar sa mga miyembro ng pulisya na huwag makiisa sa anumang uri ng partisan politics o pagkampi sa iilang kandidato. I'm warning all our personnel not to meddle into political activities or do things that can be misconstrued as expression of support to any candidate. Tatagal ang filing ng Certificate of Candidacy hanggang sa October 8. Rainiel Pawid, CLTV News.